Judgment natin dito sa IRC natin na pinalit. So, 29er to. Dating 27 tong gamit ko. Nagpalit ako kasi sabi nila mas smooth daw to, saka mas magaan. Ngayon, susubukan natin. So, ayan. Ito yung likod, ito yung harap. Ayan. Kuyaan to, bali 1.95. So, dating 2.5 na pang XC yung gamit ko. Ngayon, malalaman natin kung oo nga yung sabi nila na gagaan. Sige guys, subukan natin. Akit tayo ng eagle base at saka magnetic heel. Subukan natin ng magnetic heel kung nahihirapan ba tayo gagaan. Dahil subukan na yun. Sige guys, let's go! Kanina lang, tinesting natin. No? Ayan, yung ating pass roller. Medyo nakakapinibago lang kumpara doon sa malapad na gulong natin. Ito 29, no? Medyo winipis pa. Ayan. May hirap pumawak ng set. Oo nga, confirm legit na mas magaan siya kumpara doon sa mga dati. Dati ko. Sabagay, ano naman yun. Exhale, no? Ano naman talaga yun. Parang price mo talaga yun. Wall mounting. So ayan, medyo angat pa rin dito. Papunta sa kono ha. Ayun mga kasama natin. Sige, go lang mamaya magnetic heel. Drive test natin si IRC. Ayan, dragon scale. Ayan, so far mga ka-day off. Okay naman yung akit ko rito sa kono ha. Medyo mataas nga, pero compared to sa una akit ko na naka 2.25 ako na 27 na Ralph 12 eh medyo maganit yon, pero ito okay lang, smooth, tama nga yung review, medyo gumaan talaga siya. So pabalik na kami, papunta na kami magnetic heel, tingnan natin kung kaya siya magnetin, no? Okay. Ayun, oo nga pala. Shoutout nga pala sa idol natin, kay John Ray Buse, pasible. Yan, kamusta idol? Pasensya na at medyo natatagalan tayo. So, ito na. Kita nyo, ayan. Wala naman siya masyadong spike. Parang kalbo siya eh. Pero ang unat niya, kapit siya. Pero yung kapit nga hindi siya matagas pedal nga, parang slick siya eh. Ayan, no? 1.95 yan mga kapadyak. Smooth siya, smooth. Ayan. Lahat tayong GoPro, cellphone lang yan, nahirapan tayo. Pasensya na kayo kung matagtag. Next time pag dumami yung subscriber natin, makakabili tayo ng GoPro. So yan, banda rito, espalto. Yan, magaan nga siya. Okay siya ipadyak, unlike sa dati. Yan, sabi ko nga kasi bihira naman tayo mag trails, mga light trails lang binabanatan natin, long ride. Ito, mga tamang-tama. Yan. Sige, bukan ulit natin mamaya sa magnetic heel tayo. Basta tuloy-tuloy lang to. Umangan nyo ulit mamaya. So ayan mga ka-dayop. Ayan, mga ka-biker. Ayan, kapadyak. Ngayon, sinusubukan na natin ngayon kung ano bang performance nitong nireview natin. IRC. Kaya ka lang sinasabi.
sinabi ko, susubukan ko sa patag. Kanina, nasubukan na natin sa pataas. So, eto ngayon, mga kandayo, mga kapadyak. Dito tayo sa may highway ng Los Baños. Ah, Kalamba to Los Baños. Siyempre, hindi naman tayo bago rito. Matagal na tayo nagbabike dito. Ramdam ko yung pedal dito. Although na, hindi masyadong kabigatan. Taas baba dito ang daan. Ngayon, tingnan natin kung talagang fast rolling siya. Kung maganit pa o may hala pa marami ito. Ito, buka natin. Konting padyak, freewheel. Mga kapadyak, day off. Nandito na tayo, going to Pavings. Medyo napagod si kaday off eh. Nagutom, punta man tayo. Merienda muna, kain muna tayo. So far, performance, IRC, okay naman. Dati, ngalay na ako. Pagod na ako pag nandito ngayon. Medyo lakas-lakas pa. Mga makakakit pa to ng Aguila base. So, ayan. Kanina, medyo muntik-muntikan ha. May biglang pumrenong jeep sa harap namin. Buti na lang, malakas kumapit pala tong IRC na to. Kaya, pero pag titingnan mo, kala mo, putput. Pero makapit din pala. So ayun mga kadayo, tuloy pa rin tayo. No? Diretso-diretso pa rin tayo sa pagtitesting tong IRC. Ang baging gulong natin. Siyempre, sama na natin yung hubs natin. Tama lang naman din ang tunog niya. Okay din, hindi masyadong malakas. Hindi masyadong ingay. Pino yung ating tanke. Tapos yung rim natin. Yan, yung rim na helix. Gumaan daw eh. Sabi, gumaan daw yung bike ko. Tama-tama lang sa IRC. So kanina nga, medyo unting na tayo, no? Yung jeep, biglang pumireno sa harap natin. Napapreno tayo. Wala namang sasakay, biglang pumireno. Ewan ko ba? Pero pagpreno ko, mga ka-day off, ayos, kapit naman siya. Ang lakas din siya mag-brake. Ang goma niya. Baka yan ang special ni Dragon Scale. Amin, tignan natin kung nabawas na yung gulong niya, no? Kung natanggal na yung scale na dragon. Malaking balat na ahas na lang. Sige, tuloy tayo mga kadeo. So far, okay pa siya ha? IRC ha, mga kadayo pa, makapadya ko. Hindi pa ako pinahihirapan. Smooth pa rin siya gumulong. So ayun, dire-diretso lang tayo. A few moments later. Mga kapadya, kadayo. Hindi daw napa-flat, sabi doon sa description. Napa-flat naman pala. Ito daw yung mayroong special material dito. Hindi daw ito basta-basta matutusok ng pako. Ito, tama yung sinabi ko sa vlog ko. Susubukan ko lang stapler. Yun nga, stapler na nakadali. Pako, iniwasan. Hindi tumubra mga pako. Pero sa stapler, yan. Pag-akit namin dito sa Camp Silva, bigla siya lumambot. Nadali nung manipis na stapler. So, yung palang dragon na inilagay ito, eh, bata pa. Nagulang. Kaya tumalab yung mga stapler. Eh, hindi ho yata naalaga ang mabuti. Hindi na pa gulang yung dragon. Ayan. Honest review po tayo ha, pasensya na. Dragon scale, pero tumatalab yung stapler. Ayan. Pero ayos naman siya, i-rolling, mabilis, magaan. Yun nga lang. Sa isang giglap, dumaan lang kami sa lubak-lubak sa release ng tren na yun, nadali. Pako ng release. Eh, hindi pala. Stapler. So, ayan, oh. Pinapatch namin. Oh, ayan yung dragon scale na sinasabi, oh. Ngayon lang po yung ginamit. Ayan. Ayos lang, mga kaitig, oh. Malapit na kami dito sa Camp Silva. So, ayan. Kanina, naplatan kami. So,
Tinatablan din pa na to si IRC ng stapler, sabi ko nga sa vlog. Pero performance okay siya. So yung mga tusok na ganun, hindi talaga natin maiwasan yan. Lalo ko mga natin po lang siguro na nakaturok. So maliit lang naman. So yan, tuloy pa rin kami habang tinetesting namin yung ating wheel set, yung hubs, saka yung exterior natin. Tuloy pa rin tayo dito sa Camp Silva. Alaminos po to. So ayan, taas baba rin naman dito, pero okay ang daan. Hindi ko lang alam kung malapit na mismo doon sa ilog. So ayan, iwan na ako, habol lang ako.